Yan, syempre, yung pinakamagandang balita sa araw na ito na kung saan 35 agreements ang napagkasunduan sa pagitan po ng ating mga business leader dito sa bansa natin at mga business leader naman sa bansang Japan. Ito ngayon ay magdadala po ng investment para po sa infrastructure, enerhiya, healthcare at saka sa agrikultura. Basahin po natin ang napakagandang balita na ito at after this, pakinggan po natin yung naging maiksing talumpati po dyan ng ating Pangulo matapos po ang pagpirma kanina dyan po sa 35 letter of intents sa pagitan po ng Pilipinas at saka ng Japan. Sabi po dito sa balita, President Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw po na ito, Biyernes, ay na-witness niya po yung pagpirma ng mga letter of intent sa mga investment at agreements o mga napagkasunduan sa pagitan po ng Pilipinas at saka mga leading Japanese firms or business leader. Sa talumpati po ng ating mahal na Pangulo, binanggit niya po ang mga sumusunod. I quote, considering the Philippines as a place and as a partner to grow your businesses, the government of the Philippines has been working to deepen the confidence in the Philippines of foreign investors and companies. Anyway, mapapakinggan po natin yan maya-maya dahil kinilip ko na po, inedit ko yung talumpati ng Pangulo at in-re-upload lamang po natin sa ating YouTube channel na Top 1 Updates para sa ganon, kapag ka pinanood po natin, edo na mismo, madidinig po natin ang kanyang buong talumpati. So, ang kabuuan po nito, mga tol, ay 35 agreements mula po sa bansang Japan at saka sa Pilipinas. Kasama po ng ating Pangulo kanina dyan, ang kanyang tinatawag na secret weapon, ang dating presidente na si Gloria Macapagal Arroyo at ngayon ay deputy speaker. Nandyan din po si Senate President Juan Miguel F. Subiri, ang ating speaker na si Ferdinand Martin Romualdez, ang ating special assistant to the president na si Secretary Antonio Ernesto Lagdameyo at ang ating DTI Secretary na si Alfredo E. Pascual, kasama din po ang ating Finance Secretary na si Secretary Benjamin Jokno. Inuulit po natin, ang mga napagkasunduan ay sa larangan po ng manufacturing, infrastructure, development, energy, transportation, healthcare, renewable energy, and business expansion among other sectors. Pakinggan po natin ngayon ang talumpati ng ating mahal na Pangulo. I hope maging maliwanag po dyan sa inyo ang talumpati ng ating mahal na Pangulo. Kahanga-hanga sapagkat napakataas ng respeto na ibinigay po ng Japanese business sector sa ating mahal na Pangulo. Kung ang titingnan po natin yung kanilang gesture, talagang makikita po natin ang paghanga nila sa ating mahal na Pangulo, higit sa lahat ang pagrespeto nila dito. Kaya sana tayong mga Pilipino, ibang national nga, hinahangaan at nire-respeto ang ating Pangulo. Dapat tayo mismo maging proud po tayo sa ginagawa at pagsisikap, pagiging masipag ng ating Pangulo. Sa akin, bilang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, masasabi ko, I'm sorry sa mga loyalista. Kasi kung meron sigurong ituring na loyalista, loyalista ako ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano, kaya para sa akin, I'm sorry sa mga loyalista, si Pangulong Bongbong Marcos para sa akin ang pinakamagaling na naging pangulo so far ng ating bansa. Siyempre, kayong mga loyalista, di kayo papayag dahil ang pinakamagaling sa inyo parehas. Si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at saka si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pagbigyan nyo na ako, total, di ko naman inaabot ang panahon ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Basta sa akin, kung magdi-disagree kayo, ayun ang paniniwala ko, pinakamagaling so far. Tamaan na kung sinong tamaan. Ano, lalo ang nakaraang administrasyon, pinakamagaling so far ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, pakinggan po natin dito ang ating mahal na Pangulo. Thank you very much. I would like to greet our former president and the present deputy speaker, former President Gloria Macapagal Arroyo, the speaker of the lower house, Speaker Martin Romualdez. Also joining us is Senator Mark Villar from the upper house of the Philippine legislature.
Oy, by the way, pasensya na kayo ha, Pangulo. Isingit ko lang, i-promote ko tong top 1 updates, ano? Ito po yung channel ko na YouTube channel, Top 1 Updates. Kung maaari, baka pwede nyo naman kung i-subscribe. Paki-subscribe nyo po nang mapanood nyo din yung kabuuan po ng speech ng ating mahal na Pangulo. Ayan po, Top 1 Updates. Paki-subscribe na lamang po kung gusto nyo lang. Kung hindi naman, eh, okay lang. Ayan, balik po tayo sa tanong pati ng ating mahal na Pangulo. Ambassador to Japan, Ambassador Maylene Garcia Albano. Also, one of the signatories and who is also joining us here is the former Senate President, Manny P. Villar. Wow, talagang napapawaw ako sa galing ng Pangulo. Ano? Alam nyo, ang Pangulo natin, napagkaisa niya lahat. Eh. Mula po sa mga kababayan po nating mahihirap, napakarami natin, hanggang sa pinakamayayamang tao dito sa Pilipinas. Mga billionaire. Nakakasama ng ating Pangulo. Si Senator, si Senate President, dating Senate President Manny Villar, ang pinakamayamang Pilipino sa kasalukuyan. Ano? Kasi yung dating pinakamayaman na si Mr. Henry C. Pumanaw na eh, na kaya napaghati-hatian na ng kanyang mga anak ang kanyang kayamanan. Sa ngayon, pinakamayaman po ito pong si Mr. Manny Villar, pero kasama ng ating Pangulo. Nandyan din po si Manny Pangilinan, sina Mr. Aboitis, Ayala, lahat halos ngayon ng mga kilalang tao sa lipunan pagdating sa larangan ng business dito sa ating bansa ay tumutulong sa ating Pangulo. Ano ang indicator na ito, mga tol? Ang Pangulo ay pinagkakatiwalaan ng lahat ng Pilipino. Iilan lamang ang hindi nagtitiwala. Kaya kung napagkakatiwalaan ng buong ng majority of Pilipino ang ating Pangulo, yung nilalayo ng mga kritiko niya, particular yung mga naghahangad na patalsikin siya sa pwesto sa kasalukuyan, hinding-hindi po sila magtatagumpay. Lalong-lalo na ang ating Vice Presidente, kahit isinusulong ko na ang aking iboboto dahil hindi nagbabago ang mga DDS na anti-Marcos sa darating na 2028 at sana tumakbo siya, si Senator Amy Marcos, eh, itong ating Vice Presidente ngayon, fully supported din ng ating Pangulo. At hindi niya susuportahan ng anumang pagtatangka ng pagtatraidor sa ating mahal na Pangulo. Naniniwala po ako sa katapatan at pagkatao ng ating ikalawang Pangulo sa kasalukuyan. Ngunit syempre, ang hirap naman na sa pagdating ng panahon, kahit naniniwala ako sa kanyang katapatan at kagalingan, eh itong mga nakapaligid na mga DDS na anti-Marcos gagamitin yung kanyang kabutihan para po sa kanilang mga personal na interest. At hindi ako makakapayag na makabalik ang mga DDS na anti-Marcos. Ano? Alam nyo mga tol, tatlo na ang kalaban natin at pinakamatinding kalaban natin ngayon, hindi na dilaw, hindi na pink, kung hindi mga DDS na anti-Marcos. May mga DDS na pro-Marcos eh, kaya dapat i-distinguish natin yan. Ang mga DDS na anti-Marcos ang ating malupit na kalaban ngayon dito sa social media. Kasi sa katotohanan naman, wala naman silang puwersa. Sa social media lang sila maingay. O balik tayo sa talumpati po ng ating Pangulo. The Chairman and CEO of Japan External Trade Organization, Mr. Nobuhiko Sasaki, esteemed business leaders and signatories from Japan and from the Philippines, my fellow colleagues in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Grabe, ano? Yung nakikita po ninyo na mga audience kanina, mga multimillionaire at billionaire po yan. Mga nagmamay-ari ng kumpanya sa Pilipinas at sa Japan. Napagsasama-sama ng Pangulo natin. Kaya napakagaling ni PBBM. Walang nakagawa na presidente so far sa Pilipinas itong nakikita po natin ngayon. Na yung mga nagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya, mga pinagkakatiwalaan ng mga negosyante sa iba't ibang panig po ng mundo, nakakasalamuha ng ating Pangulo at ninanais po siyang makadaupang palad. Kaya naman hindi lang dito nagtatapos ito mga tol eh. Meron pang invitation sa ating Pangulo sa France at ine-expect po natin na sa mga susunod na panahon, yun naman po ang kanyang bansang pupuntahan kasama po ng mga delegado katulad po ng mga nakasama niya dito sa bansang Japan.
I once again will thank you for considering the Philippines as a place and as a partner to grow your businesses. The government of the Philippines has been working to deepen the confidence in the Philippines of foreign investors and companies. We have been advancing vital and game-changing reforms to improve the country's business environment. And it is our hope that companies such as yours will not only find the Philippines to be an attractive investment destination. We are designing our efforts to encourage you to stay and to find our country to be a place where your businesses will thrive. Yan ang pinakamahalaga. Ano kasi ito, letter of intent pa lang naman ito, to be honest with you. Agreements na maaaring hindi i-honor eventually nitong mga nakausap ng ating Pangulo, pero very unlikely na gawin po nila yon. Kasi bakit? Nakikita po nila yung intention, mabuting intention ng Pangulo ng Pilipinas na hindi lamang yung Pilipinas ang mapabuti, ang mga Pilipino, bagkos pati po ang kanilang mga negosyo ay maging maayos at lumago dito po sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi ng Pangulo, dapat mapanatili nila itong mga negosyante na ito sa Pilipinas. Para nang sa ganon, yung working relationship sa pagitan ng mga negosyante na ito at ng bansa po natin ay mas sumibol pa. At alam naman natin, pagka malago ang relasyon ng dalawang panig, ito po ay magbibigay ng productivity sa isa't isa. Sa madaling salita, kapag ka na-realize na ito pong mga investment pledges na ito, isama na natin ang mga nakalipas na investment pledges sa pagpunta ng ating Pangulo sa iba't ibang bansa, definitely, magandang bukas ang nag-aantay po sa sambayan ng Pilipino. Pero syempre, tulungan po natin ang ating mga sarili, mga tol. Ano? Kahit merong trabaho na nag-aantay sa atin, kung hindi po tayo kikilos para magtrabaho, useless po yan. Karamihan ngayon sa mga nakikita kong kritiko, ito yung mga tamad. Ito yung mga nag-aantay lamang na isubo sa kanilang bibig ang mga pagkain at ayaw pong pagsumikapan. Kaya tayo na naniniwala sa ating Pangulo, do our share. Maging masipag po tayo katulad po ng pagiging masipag ng ating ama sa kasalukuyan. Walang iba kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy natin ang kanyang sinasabi dito, mga tol. Muli, shout out po sa inyong lahat. We capitalize on economic liberalization laws and strategic reforms to attract companies like yours and facilitate ease of doing business. Our goal is that with you as our partners, the Philippine economy will grow stronger and will generate more opportunities for our people. With the Retail Trade Liberalization Act, the Public Services Act, the Foreign Investments Act, and the provisions of the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, or CREATE, our policies offer more encouraging incentives to support foreign businesses, including those from Japan. We have also eased restrictions on foreign nationals to own businesses in the Philippines. The Philippine government is also enabling cross-cutting mechanisms to ease investments. Very soon, you can expect reduced transaction costs in aspects of doing business in the Philippines. We are mandating involved government agencies to establish a green lane. The lane will streamline the processing of permits and licenses. We are prescribing a maximum of 3 working days for simple transactions and 20 working days for highly technical transactions. Yan. Ibig sabihin, streamlining the services ng ating gobyerno. Pabilisin in a manner that is effective and efficient sa ating publiko. At yan naman ay napakinggan na natin. I just hope updated po kayo sa mga balita, hindi lamang sa bardagulan dito po sa social media. Kasi alam nyo, dapat binabalansi po natin ngayon. Ito, payo lang mga kapatid, ano, mga ate, kuya, mga bunso, mga kapatid, mga nanay, tatay, lolo't lola. Ito, payo lamang. Huwag tayong titigil sa pag-monitor ng mga kalaban po natin sa politika. Kasi definitely walang panahon na makipag-engage dyan ng ating Pangulo eh. Sa social media, ibang labanan. This is all about raising voices with our various opinions. Siyempre, ang opinion natin supports the government while the other one is against the government. Alam nga naman, pinapahintulutan natin na sinisira nila ang gobyerno natin nang hindi tayo nagsasalita.
Kaya from time to time, sinisingit natin sa programa natin o nitong mga nakaraang araw, naging madalas ang pagtuligsa natin kay Maharlika dahil ang dalas niya rin sinisiraan ang ating First Lady at ang ating Pangulo. Pero huwag din natin kalilimutan na i-cascade o ipakalat po natin ito pong mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Napakarami nating pwedeng pag-usapan na pwede ko sa inyong i-share mga tol. Pero pinipili ko lamang muna yung mga dapat po nating malaman agad dahil ito talaga ang magbibigay ng magandang imahe sa Marcos administration sa publiko. Ang gobyerno, ang pagsisilbi po nito sa taong bayan, kahit ito po ay epektibo at epesyente, kung hindi po ito na i-deliver properly sa publiko, meaning kung hindi po ito na ipapakita, na ipaparamdam sa publiko, magiging useless po yan. Kahit gaano kasipag ng ating Pangulo kapag hindi po iyan nakikita at naipapadama sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga impormasyon sa ating mga kapatid na Pilipino, mababaliwala po ang pagsisipag ng ating Pangulo. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, ito naman ay suggestion ko lamang, ewan ko kung madidinig tayo ng ating gobyerno, sana mas palakasin po ng Presidential Communications Office at ng mga ahensya na nasa ilalim nito na ang mga ginagawa ng Pangulo ay dapat talaga from time to time, wantusawa nilang i-cascade sa ating publiko, i-post sa mga pages na may kaugnayan sa gobyerno, ibigay sa mga vlogger na tumutulong para ipakalat ang mga ginagawa ng ating gobyerno. Nang sa ganun, lahat po ng mga engagement ng ating Pangulo ay naipaparating timely sa ating mga kapwa Pilipino. Bakit kailangan timely? Alam niyo naman yung mga chismoso-chismose. Higit pa sa alas 4 ng umaga, may kasabihan tayo, di ba? Yung chismis nila, ang bilis-bilis. Nasa Estados Unidos, nasa California. Antimano, nandito kagad yung chismis at naninira sa ating Pangulo. Nauunahan pa ang mga magagandang balita na ginagawa po ng ating Pangulo. Look, sa mga nakalipas na pagpunta ng ating Pangulo sa iba't ibang bansa, ano ang pinapakalat ni Maharlika? Ang sinasabi ni Maharlika, puro gala. Outing, family outing. Ano? Wala namang natutupad. Puro gastos ng gobyerno, sayang ang pagbabayad ng tax ng taong bayan. O, di ba? Nasisira ang ating Pangulo sa harapan ng kanyang mga manunod at hindi ko alam kung nagmumultiply iyon. Pero hindi dapat natin hahayaan na ganun lamang. Higit sa lahat, bukod sa tuligsain natin si Maharlika at kung sino pang mga kalaban natin sa social media, dapat tulungan niyo po kami na ipakalat ito. I am not saying na yung mga video ko i-share ninyo, kung hindi lahat ng nakikita ninyo ng mga government na mga vlogger na sumusuporta sa gobyerno, i-cascade po ninyo ang kanilang mga ginagawang pagsuporta na yan sa ating Marcos administrations. Okay, patuloy po natin pakinggan dito. Ito pong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. This will also offer a single point of entry for strategic investments. On a national scale, we have built confidence in our 8-point socio-economic agenda. This set of agenda will reinforce the Philippine economy's steady recovery and high growth trajectory. Ito, napakahalaga nitong sinasabi ng Pangulo. Yung 8-point socio-economic agenda, dapat bilang isang Pilipino ngayon at sumusuporta sa ating Pangulo, alam dapat po natin iyon. Ano? Meron akong live streaming na ginawa dyan na ipaliwanag natin ng maayos, pero hahalungkatin ko kasi hindi naka-pinpost. Itatry kong i-pinpost yon, tatanggalin ko yung wag panoorin ang mga video ng mga kalaban natin sa politika at yun ang ilalagay ko. Nang sa ganon, from time to time, kung meron kayong panahon, panoorin ninyo at naging maalam kayo kung ano ba yung binabanggit ng ating Pangulo na 8-point socio-economic agenda. Diyan po nakalatag ang blueprint ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ayan po yung magiging pamantayan natin kung paano po magiging matagumpay ang Marcos administrations. Kasama po dyan, hindi mawawala, syempre, ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino na mga mahihirap, nandyan din po ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura, enerhiya, at iba pa. Higit sa lahat din, nandyan din po ang pagnanais ng ating Pangulo na wala na pong Pilipino ang walang sariling tahanan. Kaya naman, sa bawat taon na kanyang panunungkulan ay nagnanais siya na makapagbigay ng 1,000,000 pabahay para po sa ating mga kababayang Pilipino na walang tahanan. A total of 6 million housing units na ang pangunahing
nagdidirect ngayon ito ay ang ating DSUD, Department of Human Settlement and Urban Development, na pinapangunahan ng magaling na sekretary na si Secretary Acuzar. Okay, tuloy tayo rito sa pakikinig sa ating mahal na Pangulo. We build our efforts around the intentions to further promote investments, improve infrastructure, achieve energy security, create jobs, and develop priority industries. I hope you find it encouraging that our national priorities align with building enabling environments for companies like yours. Once again, I thank you all for your continuing interest and confidence in the Philippines. And I look forward to our as we look outside and see that the weather has closed up and the sun has gone into hiding. It just does not matter because today is nonetheless a very, very bright day. Together, we can make investments happen in the Philippines. Domo arigato gozaimasu. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo na. Hindi ko alam kung ano yung sinabi ni Pangulong Bongbong. Ano? Dori magaito gozaimasu. Parang gozaimasu, salamat yata. Ano? Whatever it is. Eh, nagpasalamat po ang ating Pangulo at pinalakpakan. Thank you very much. Let's all rise to give a warm handshake to our president. Ito ay hindi pa tapos. Ipapakita pa po dito yung unang pagdating naman ng Pangulo. Oh, diba? Proud moment, mga tol, ano? Diba nakaka-proud yung moment na yun na makikita po natin ang ating Pangulo, ang taas-taas ng respeto sa kanya ng mga foreign nationals. Ano? Tapos dito sa bansa po natin, binabasto siya ng ilang mga Pilipino. Tatawagin siyang first gentleman at yung kanyang may bahay, ang ating unang ginang, tatawagin Mrs. President. Ang pambabastos na ginagawa niya na hindi katanggap-tanggap. O panoorin niyo na lamang po sa Top 1 Updates ang kabuuan po niyan. Magsasalita po diyan si Ginoong Aboitiz at yung negosyante mula po sa Cebu. Ganda po yung mga kanilang sasabihin. Pero hindi ko na po ipapanood sa inyo sapagkat babalik po tayo sa ating mga sa inyong mga komento para nang sa ganun malaman ko rin po kung ano po ang inyong mga thoughts dito po sa ating napag-usapan. Salamat sa 206 na manonood po natin. Kayo po ba ay nagagalak, natutuwa at satisfied sa ginagawa po ng ating Pangulo? Ano po ang inyong masasabi? Ang ating Pangulo sa katatapos lamang na SWS survey ay nakakuha po ng 63% at 68% na satisfaction rating. Mula noong October, tumaas po ito ng 5% noong Disyembre. Ano? O November yata saka hanggang Disyembre. Pero syempre, mas mataas ang nakuha nitong si Vice President Sara Duterte. Ang paliwanag lang naman doon, simple eh. Huwag tayong magtatampo. Isang ahensya lang ang hawak ni Vice President Sara Duterte at ito ay edukasyon lamang. Ang ating Pangulo, Pangulo ng Bansa. Kaya ine-expect po natin na matataasan talaga ng ikalawang Pangulo ang porsyento na maaaring makuha sa satisfaction rating ng ating Pangulo. Ang mahalaga, nasa tamang direksyon tayo, sinusuportahan ng ating ikalawang Pangulo, ang ating Pangulo. Pero pag hindi tumigil ang mga DDS na anti-Marcos, muli po natin gawin ito. Sino po ang iboboto ninyo sa darating na 2028? Iboboto nyo ba si Senator, iboboto nyo ba si Senator Amy Marcos sa 2028 kapag siya ay tumakbo sa pagka-pangulo? Yan. Kung hindi magbabago ang mga DDS na anti-Marcos, isulong natin ang kandidatura ng ating ate ng bayan, Amy Solution, Senator Amy Marcos. Paki